Hello guys, kung hey Fat Choy, galing ako ng Binondo. Pero bago tayo pumunta ng bahay ay kailangan makapag-film ako. At ang ating topic ngayon ay tungkol sa Valentine's or sa Valentine's. So yun na nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol doon. Ito yung tanong, kung saan nga ba dapat kumain pag Valentine's, di ba? Lagi ito pinag-aawayan at puro tanungan kayong mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, magkalandian, mag-MU, or kahit ano pa, tawagin dyan. Basta, lagi itong, kahit nga kaibigan mo, di ba? Or mga katrabaho mo, mga friends mo, mga classmates mo, tatanungan kayo kung saan nga ba dapat kumain, di ba? Ang daming kasing kainan ngayon. So, bibigyan ko kayo ng tips kung saan dapat kumain pag Valentine's. So, ano pang inaantay natin? Tara na! Okay, unang-una, kung saan nga ba dapat kumain pag Valentine's. So, unang-una, syempre, dapat busugin mo yan ng pagmamahal. At syempre, busugin mo ng kanin, no? Kumain kayo sa mang inasal. Only rice, please! Only rice! Doon, libre. Libre ang kanin, libre ang toyo, libre ang suka, libre ang ano, chicken oil, libre sili, kalamansi, lahat. Pati yung sabaw, gusto ko yung sabaw nga pala nila. Yun yung type ko dun. Pwera lang sa manok, hindi only yun, no? Kaso lang, ang problema sa mga inasal, syempre, hindi na kayo masyado makapag-usap. Dahil ang focus nyo, masulit yung ano, pagkain nyo dun, masulit yung kanin. At syempre, ang focus nyo, hanapin si kuya na may dala ng kanin. Di ba, ang hirap niya hanapin, ang hirap niya tawagan. So yun yung number one, sa mang inasal kayo, mag-date, murang-mura pa. Okay, number two, kung saan nga ba dapat kumain pag Valentine's, syempre, dun tayo sa mga uso ngayon. Yung mga sanggyupsal, sanggyupsalamat, di ba marami na lang nag-sulputan dyan ng mga Korean resto, yung mga nagluluto kayo. Yan, usong-uso ngayon yan. At syempre, Instagrammable, yung ba tawag dun? Pang Instagram yan, di ba? Siyempre, pang-pose nyo dyan, Gato. So, yun yung number two. Kumain kayo sa mga Korean na resto. So, number three, siyempre, sa mga Chinese restaurant. Yan, sa mga Chinese restaurant. Affordable na, may mga 1,000 pesos. Malayo na mararating yan. Maganda yung ambience, masarap pa yung food. Ako, personally, gusto ko yung mga Chinese food. At kahit nga sa Chowking lang, di ba, murang-mura na. Masarap na. So, ano pang inaantay nyo? Pumunta na kayo sa Chinese restaurant. Yun yung number 3 natin. So, number 4, kung saan kayo pupunta, kumain muna kayo sa bahay kung wala kang budget. Kumain muna kayo mag-girlfriend sa bahay or mag-asawa. O yung mga millennial ngayon, mga high school, yan ang mga nakikita ko lagi sa mga SM. Siguro, sila kumakain muna sa bahay at suot yung mga pang, ano nila, hypebeast nilang dami. XP! Yan, tapos, magpapalamig lang sa mall, magpapapicture, yan. Nag-date na sila, di ba? Libre tutorial! Ganito ang t-shirt namin, fit na nakatakin, sombrero para mas maangas, jacket, kahit na mainit sa Pinas, kailangan namin to. Medyas, high sock, kahit na mukha kami may sakit. So, number 5 naman, kung saan nga ba dapat kumain ngayong Valentine's? Ito, medyo rated SPG to, pero kailangan natin umarte dito. Wait lang. Actually, babe, may nabalitaan na kung masarap daw na crispy pata dyan. Dyan lang sa may EDSA, sa may gilid lang ng EDSA. Masarap daw yung crispy pata, yung pancit canton, yung mga silog. Kaso lang, ang problema, 3 hours lang daw tayo doon. So, ang pampito, dalhin mo siya sa fine dining restaurant or kung wala kang pera. Siyempre, kahit sa karinderya lang ni Aling Nena ang mahalaga, totoo kayo sa isa't isa. Kaya medyo seryoso tayo ngayon. Mahal nyo ang isa't isa, no? Parehas yung mahal yung isa't isa. At syempre, masaya kayo pagkasama yung taong yun. Parehas kayo. Syempre, pag masaya kayo, kahit saan pa yan, ang mahalaga masaya kayo at nagmamahalan kayo. So, yun lang. Kahit naman saan,
kahit sa work, sa ginagawa mo, sa pangarap mo, or sa date mo, sa kasama mo sa buhay, ang mahalaga, masaya ka pag kasama siya, or masaya ka pag ginagawa mo yung bagay na yun. So yun lang ang ating video ngayon. Sana nag-enjoy kayo at sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe. So thank you guys sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Happy Valentine's.